ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating na ang araw ng paglilinis nila ayon sa batas ni Moises, dinala ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus sa Jerusalem para iharap sa Panginoon. Tulad ng nasusulat sa batas ng Panginoon, lahat ng panganay na lalaki ay ituturing na banal para sa Panginoon. Dapat din silang mag-alay ng sakripisyo tulad ng binabanggit sa batas ng Panginoon. Isang pares na bato-bato at dalawang inakay na kalapati. Ngayon sa Jerusalem ay may isang taong nagngangalang Simeon. Totoong matuwid at makadiyos ang taong iyon. Hinihintay niya ang pagpapaginhawa ng Panginoon sa Israel at sumasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinaalam naman sa kanya ng Espiritu Santo na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas ng Panginoon. Kaya pumunta siya ngayon sa templo. Sa pagtutulak ng Espiritu, nang dalhin ng mga magulang ang batang si Jesus para tuparin ang kaugaliang naaayon sa batas tungkol sa kanya. Kinalong siya ni Simeon sa kanyang mga braso at pinuri ang Diyos at sinabi, "Mapapayaon mo na ang iyong utusan, Panginoon, ng may kapayapaan. Ayon na rin sa iyong wika, pagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo sa paningin ng lahat ng bansa, ang liwanag na ibubunyag mo sa mga bansang pagano at ang luwalhati ng iyong bayang Israel." Nagtataka ang ama at ina ng bata sa mga sinabi tungkol sa kanya. Pinagpala naman sila ni Simeon at sinabi kay Maria ang ina ng bata, "Dahil sa kanya, babagsak o babangon ang mga Israelita at magiging tanda siya sa harap nila at kanilang sasalungatin." Kaya mahayag ang lihim na pag-iisip ng mga tao, ngunit paglalagusa naman ng isang punyal ang puso mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Dahil sa kanya, babagsak o babangon ang mga Israelita. Totoong may tiyak na bunga o kahihinatnan ang gagawing pagtanggap o pagtanggi ng mga tao kay Jesus sa mga darating na panahon. Totoong kapahamakang walang hanggan ang kasasadlakan ng mga taong hindi kikilala kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Sa kabilang banda ang kabutihang palad, magkakaroon naman ng buhay na walang hanggan ang makikinig at mananampalataya sa kanya bilang bugtong na anak ng Diyos. Pero maari din ibig sabihin ng pagbagsak at pagbangon ang mangyayaring malaking pagbabago sa buhay ng bawat isang magsisisi sa kasalanan at tatanggap ng kapatawaran sa bisa ng paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Sabi nga ni San Pablo, "Kaya bagamat patay tayo dahil sa ating kasalanan, binuhay niya tayong kaisa ni Kristo. Ibinangon tayong kaisa ni Kristo Jesus at ininuknok na kasama niya sa kalangitan." Pagsasagawa. Kung walang nangyaring mabuting pagbabago sa sarili mo at sa buhay mo, hindi mo pa nakakatagpo si Kristo.